Yo, Jandro here from Nuro Studio. So, napanood mo yung previous na video or nagsisimula ka sa home recording studio. Gusto mo lang malaman kung ano yung mga types ng mic, kung anong pinagkaiba nila, or paano sila best gamitin. Lahat naman tayo gusto natin mag-improve yung audio, lalo na sa vocals, kasi yun yung pinaka-importante na element sa isang song. At least makatapat lang sa naririnig sa radio or yung mga music artists sa YouTube and Spotify. And syempre para ma-improve din yung voiceover mo sa vlogs mo, sa mga live stream mo, podcasts. So welcome sa first chain ng audio natin, which is yung microphones. So maraming klase yung microphones, pero yung pinaka-common is yung mga to. Ribbon mic, dynamic mic, condenser mic, and USB. So lahat ng mga to is transducer, meaning kinukonvert nila yung sound sa electricity para ma-process natin. So for example, gusto mong palakasin yung boses mo para marinig ka sa likod, gagamit ka ng mga mics para pwede mo siyang i-amplify. Simulan natin sa ribbon microphones. Although wala pa akong experience na ito dahil sobra siyang mahal. Hopefully in the future magkakaroon din. So ribbon mic siya dahil may manipis na metal film na nakagitna sa magnets, which is yun yung nagva-vibrate pag tinatamaan ng sound pressure and kino-convert niya sa electrical signal. Bale, ito yung pinaka-delicate sa lahat ng mics. Meaning pag nahulog mo, madaling masira. And pag malakas yung sound pressure na tumatama sa foil, nag-iba yung tunog. But ito yung pinakamalinis sa high frequency. And pinaka-natural yung pag-pick up niya ng sound. Meaning yung actual na naririnig ng tenga mo is nare-reproduce niya sa recording. So mostly ginagamit to sa vocal. Lalo na yung old recordings dahil uso yung microphone na to noon. Sunod natin yung USB mics. Ang maganda rito is plug and play siya. Kunin mo lang yung USB cable, saksak mo sa mic, papunta sa computer, pwede na siyang gamitin. Very practical to sa mga voiceover sa vlogs, mga podcasts. Pwede rin siya sa studio, kaso all-in-one kasi to. Meaning from pag-pick up ng sound, ina-amplify din niya to line level. Kaso ito kasi yung pinaka-importante sa audio chain natin. Dito kasi nagsisimula yung source natin. So mas maganda pag dedicated yung pag-pick up ng sound gaya ng mic and pag-amplify gaya ng pre-amplifiers ng interface at saka mixer. Dynamic mic. So ito meron siyang diaphragm, voice coil, and magnets. Yung diaphragm, ito yung nagva-vibrate kapag may tumatamang sound pressure. Yung voice coil, nakakabit siya sa diaphragm. So kapag gumalaw yung diaphragm, nakikisabay yung voice coil and nag-iba yung position niya in relation sa magnets. So doon nag-recreate yung electric signal. Sa lahat ng mics, ito yung pinakamatibay. So kahit ilang beses mo siyang mahulog, ayos lang. Ito rin yung pinaka-less sensitive sa mga mics, so mas gusto nila yung mga malalakas na sound. Kaya mostly ginagamit ito sa pag-mic ng amps. And syempre if yung vocalist mo is powerful, gaya ng mga rock bands. So speaking ng rock bands, mostly sa live situations yan. So mas prefer din nila yung dynamic mic doon kasi maiwasan yung feedback. And itong Shure SM57 pala na to, is ito yung pinakasikat na mic. So sa lahat ng studio, professional man yan or home recording, meron sila nito. Kasi nga tumatagal. And all-purpose siya. So kahit anong source, pwede mo siyang gamitin. Vocals man, bass, amps, guitar na acoustic, strings, pwede. Lastly is yung condenser mic or tinatawag ding capacitor mic. Meron din siyang diaphragm. But instead na voice coil at saka magnet, meron siyang plate at saka backplate. Yung purpose ng diaphragm parehas din. And yung plate, nakakabit din siya sa diaphragm. So kapag gagalaw yung diaphragm, nakikisabay din yung plate. And nag-iba yung distance niya sa backplate. Dahil wala itong magnets, kailangan natin siyang ipower para makreate yung electric signal. So kapag gagamit kayo ng condenser mic, make sure na yung interface nyo at saka mixer nyo merong phantom power, which is usually yun yung 48 volts.
So yan, pag may nagsasabing sira yung microphones nyo, hindi lang pala naka-phantom power. Make sure na i-check nyo. So may dalawang klase yan, large diaphragm and small diaphragm. Physically, yung mga to is delicate lang, kaya iwasang mahulog. Yung sensitivity ng mga to is mataas, kaya mostly ginagamit sila sa mga acoustics and syempre sa mga soft voices, gaya nila Moira. Para mas ma-pick up yung mga nuance, yung mga breaths sa voice, dahil nga mahina lang sila kumanta. Yung frequency response, dun nagkakaiba. Yung large diaphragm, more on full spectrum sila, and yung small diaphragm, more on sa highs lang. Ang analogy dyan, kapag nag-pluck kayo ng open string sa gitara, siyempre mababa pa yung tunog dahil mahaba pa yung string, which is large. Kapag nag-press ka ng chord dito sa malapit sa bridge, siyempre tataas yung pitch dahil mas maiksi yung string, which is small. Doon sila nagkakaiba sa frequency range. So ito yung mga different types ng mics. But before ka bumili, dapat malaman muna natin yung mga to. So lahat ng mics merong mga polar patterns, iba't iba ng frequency response at ng output. So ang polar pattern, ito yung response ng mic sa sound galing sa iba't ibang direksyon. Magandang malaman natin to para alam natin kung ano yung i-maximize nating sound at ano yung i-reject natin. So may tatlong klase to: omnidirectional, bidirectional, and unidirectional. Yung omnidirectional, 360 yung sensitivity nila. Meaning all sides ng mic is nagpipick up sila ng sound. So syempre maganda to sa mga choirs. Ipalibot mo lang yung singers mo sa mic, mapick up na lahat ng sound. And syempre sa room din, kapag sa drums, para mapick up yung room tones. Yung susunod is yung bidirectional or figure 8. Meaning sa harap lang and sa likod siya sensitive. Sa gilid, nire-reject niya. Mostly ginagamit to sa mga duet. So pagtapatin mo lang yung singers mo, mapipick up na niya yung both voices. Yung huli is yung unidirectional. Dalawang klase to, cardioid and hypercardioid. Yung cardioid, ito yung mostly ginagamit sa recording studios. Dahil sensitive siya sa harap, pero nire-reject niya yung sa likod. Advantage to ng mga home recording. Dahil mostly sa home recording, hindi sila naka-soundproof. Dahil nga naman, mahal yung isolation. So ang technique is ipwesto mo lang yung mic para yung likod niya is nakaharap sa maingay na part. Kunwari sa mga aircons, sa mga kalsada, dahil maingay yung mga sasakyan. Kunwari dito yung aircon ko, ipwesto ko yung mic na ganito para yung voice ko sensitive lang dito na part sa harap. And sa likod, ire-reject niya yung mga maingay na part. Yung susunod sa unidirectional is yung hypercardioid. Mostly sa studio, hindi nila ginagamit ito. Kasi yung angle of sensitivity ng pag-pick up nila ng sound, masikip na. So meaning yung mga sides na nare-reject na rin. So for example, meron kang singer na malikot, magalaw, siyempre kapag nalagpasan niya yung sensitivity ng mic, biglang hihina yung boses niya. So mostly ginagamit ito sa pag-vlog and sa filming. Ito yung mostly na polar pattern, yung mga mics na ginagamit doon, yung mga boom mics. Sunod natin yung frequency response and yung output. So may mga mat to, so better na example na lang natin, shoot out na lang natin. So meron ako nito, yung RE200 small diaphragm na condenser mic, yung LCT240 Pro large diaphragm na condenser mic. Ito yung pinakauna kong microphone, yung galing sa Focusrite Studio, large diaphragm din. And itong gamit natin ngayon is yung Shure SM57, which is dynamic mic. So unahin natin yung output. Bali yung distance ko sa mic is mga 1 foot and yung gain ko is nasa 12 o'clock. Bali ang inuna ko is yung LCT240 Pro large diaphragm. Testing output, testing output, testing output, testing output, testing output.
Nagpipik yung meter dito sa negative 14.7. Ang sunod is yung Focusrite, a large diaphragm din. Testing output. Nagpipik siya sa negative 15.9. Sunod is yung Electro Voice RE200, small diaphragm. Testing output. Nagpipik siya sa negative 27.8. Lastly, yung Shure SM57. Testing output. Nagpipik siya sa negative 40.3. Frequency response. So ito is kung paano magre-respond yung mic mo sa different frequencies. So ibig sabihin, ito yung nagbibigay ng character sa mga mic. Nagbibigay ng ibang taste, ng ibang kulay. So analogy ulit, kung isa kang painter, gusto mo ng kulay blue. So sabihin natin yun yung mga condenser mics. Siyempre maraming klase ng blue, maraming shades ito. And ganun din sa mic, marami ding klase ng condenser mic, iba't ibang brands. So pull out natin yung mga chart ng frequency responses ng mga mic na meron ako. Except sa Focusrite, wala kasi akong mahanap. And then compare natin sa actual. Ito yung sa Leewitt mic, LCT240. Testing frequency response. Ito yung sa Focusrite. Testing frequency response. Sa RE200, nag-gain ako ng 12 dB rito para tumapat sa volume. Testing frequency response. Dito sa SM57, nag-gain ako ng mga 20 dB. Testing frequency response. Napakinggan natin. Yung Leewitt mic, ito yung pinakabuyong sound. May maganda siyang bass and malinis na highs. Yung Focusrite, kaya niya naman yung vocal spectrum, kaso medyo nasal yung sound niya. May parang boost sa mga 1K to 2 kHz. Yung RE200, kung papakinggan nyo yung 5 kHz to 7K, yung mga S, medyo harsh na yon. And grounded pa siya, so kailangan kong i-check. Yung last is yung Shure SM57. Ito yung pinaka-balanced yung frequency response niya. Kung papakinggan nyo sa bass, sa mids, and sa highs niya, balance yung frequency, kaya ayos. So I hope na na-educate tayo and at least nalinawan kung ano yung best na gamitin for every application nito. Vlogging, filmmaking, recording, mga live concerts. I hope na na-enjoy nyo and malaking bahay sa akin if nilike nyo yung video. Comments din yung mga questions and make sure na mag-subscribe. Click nyo din yung notification bell para ma-update kayo lagi yung mga susunod na videos. Maraming salamat and God bless.